May pera sa pagtulong sa tao. Alam mo ba na ang malalaking kumpanya rito ay nagre-rely sa negosyong ibinibigay sa kanila sa pamamagitan ng pagtulong nila sa mga mahihirap? Yan po yung kwento ko sa araw na to. At ako po ay involved sa napakaraming malalaking companies na nagkakapera sa pagtulong sa kapwa. So, kung gusto ninyong magkapera para sa pagtulong sa kapwa, ito po yung tamang panoorin ho ninyo sa araw na to. Ipakikita ko lang ho sa inyo, paano ho magkapera sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Isa ho itong totoong istorya na nakapagpatipid ho siya ng almost 14 million pesos. Makikita ho nyo yan sa video natin yan. Ito ho yung natipid. Kasi po, kinansel yung pong assessment na ito. Kinansel po, sinet aside ng ating Court of Tax Appeals. So, panoorin nyo ho, hindi ho masamang kumopya. Okay? Lalong-lalo na ng mga serbisyo. Pwede nyo ho akong kopyahin. Wala hong problem sa akin yun. Kopyahin at kopyahin nyo ho ako. Ayan ho yung mga libro ko na pwede nyo pagkunan ng mga available templates, available ideas na pwede ho ninyong inegosyo sa sarili nyo. Or kung gusto nyo, mag-franchise ho kayo ng aking brand name, Tax Specialista. So, kung magpa-franchise ho kayo, pwede ho ninyong matulungan yung mga malalapit ninyong kapitbahay na may negosyo o malalayong taxpayer na may negosyo na may problema sa tax. Problema sa lupa, problema sa deficiency assessment, problema sa letter of authority. Katulad ho niyang nakikita ho niyan, letter of authority, libreng libro mula po sa akin. So, pag-usapan po natin itong nangyaring ito gamit ho ang letter of authority. Ngayon po, naglabas po ang BIR ng isang memorandum, ayan ho, Revenue Memorandum Order 148-2012. Ito po yung BIR. At ang sabi ho rito ay pwede na pong mag-audit ang BIR. Ayun, lifted. Mag-audit na po yung BIR at ang i-audit ho nila ay mahigit kumulang na 70,000 na taxpayer all over the Philippines. Yan ho yung topic natin sa araw na to. At gusto ko hong ituro sa araw na to, paano ho makakancel yung deficiency assessment na garing sa letter of authority. Yan ho yung topic ko. Ah, kaya wag ho kayong bibitiw. At para dun ho sa gustong mag-franchise, hintayin nyo lang, explain ko mamaya. So sabi ho ng ating Court of Tax Appeals, ayan, pwede ho nyo itong i-download sa Court of Tax Appeals website. Ito lang ho yung itatype nyo para makuha ho ninyo yung decision dito. Sir, ano ba yung decision dyan? Ang ginawa ho kasi, itong mga BIR official, nag-o-audit kahit walang letter of authority. So, isa sa mga requirement, dapat yung revenue officer ay mayroong valid letter of authority. Pag wala, makakancel yung deficiency tax assessment. Anong ibig sabihin nun? Kung gusto ho ninyong makatulong sa mas maraming taxpayer, sa 70,000 na makaka-receive ng letter of authority ngayong linggong ito at sa mga susunod na araw, please, mag-start na ho kayong mag-market through Facebook at YouTube. So, meron po tayong ka-taxpayer Facebook at meron po tayong tax specialista YouTube channel. Ngayon, pwede bang mag-request? Pakiclick lang po yung like button
para po mabit natin yung algorithm ng Facebook, taxpayer, at YouTube, tax specialista. Bakit? Kasi po, kailangan ho nating ipaalam sa mas maraming tao na kayo po ay kaya ninyong mag-cancel ng 14 million deficiency taxes using BIR letter of authority. Ayon, ito po yung nangyari. Sabi po dito, cancel na yan. Why? Ikaw RO tsaka GS, wala kang valid letter of authority. So, since wala kang valid letter of authority at ang hawak mo lang reassignment. Ayan, reassignment para mag-continue ng audit. Hindi pwede yan, sabi nung korte. Hindi pwede. So, kahit na ikaw ay binigyan ng memorandum of assignment, ito ay nagpapatunay na nag-usurp ka ng function of letter of authority. Ipaliwanag ko lang itong usurp or function ng letter of authority. Ang ibig kong sabihin niya ng usurp of the function of the letter of authority. Kung sino man yung pumirma ng memorandum of assignment or any type of letter na may ganoong content, pwede hong makulong. Pag usurpation ho kasi, ang inu-usurpate niyan, hindi yung letter of authority, masyado hong mabait ang Court of Tax Appeals. Ang ibig lang sabihin nito, inusurp mo yung authority or ha, nagmayabang ka, masyado kang arugante, inoverrule mo yung boss mo. Sino ba yung boss? Ang unang boss, yung Commissioner of Internal Revenue. Yung pangalawang boss, yun yung inassign ng BIR Commissioner. Sa punto ng letter of authority, ang inassign yung pong regional director. So, kung sino man yung pumirma ng memorandum of assignment na sinasabi dito, pwede ho siyang makulong under our revised penal code. Since illegal po yung ginawa, kung sino man yung pumirma, yung result, ano ba yung result? Yung pong assessment notice ay illegal din. Yun yung sinasabi ng ating Court of Tax Appeals. Ibig sabihin, pwede ho ninyong gamitin itong Court of Tax Appeals decision para kayo mismo, mga presidente at mga tresorero at mga accountants ng company, ma-cancel nyo yung sarili nyong letter of authority kahit hindi na ho kayo mag-franchise sa akin. Kaya ho ninyo. Pero dun ho sa mga naghahanap ng trabaho, willing akong tumulong. At ito po ang inyong magiging benepisyo kung kayo po ay sasama sa akin. Ang yearly letter of authority po ay 70,000 ang ini-issue sa bawat taon. Ayan, makikita ho nyo dyan. At ang bribe, yung paglalagay, talagang ganun ho. Maraming tao pa rin ang naglalagay. Umaabot ho ng average na 350,000 pesos per letter of authority. Hindi ko naman ho sinasabi na lahat ng 70,000 naglalagay. Siyempre, may mga kliyente rin ako included dyan. But for the sake of discussion, sabihin natin lahat sila naglalagay. Ayun. So, kung naglalagay silang lahat, ang corruption sa bansang Pilipinas ay umaabot ng 24.5 billion pesos. Imagine ninyo, Sir Bossing, 24.5 billion. Ang dami ng classrooms na pwedeng itayo niyan. Maraming uniforme ang pwedeng ipamigay sa mga estudyante. Maraming computer, laptop ang pwedeng ipamigay sa mga teachers. Sana pupunta sa bulsa. Sana pupunta sa bulsa. Sana pupunta sa bulsa. Ayaw nating mapunta yan sa bulsa ng mga walang ya. So, itong offer ko sa inyo. So, kung makakakuha ko kayo ng dalawang LOA simula sa araw na to, at ang professional fee ho ninyo ay 50,000 kasi yun ho yung minimum na professional fee na ilalagay ko ho sa inyo. Ngayon ho, hindi kayo makakasingil ng 50,000? Hindi. Bakit? Wala ho kayong skill. Ano yung skill? How to handle a letter of authority. Wala kayo nun, sir. Tatapatin kita. Pero pagkasama mo ako, kasama mo yung franchise name ko, meron kang skill, 35-year experience
sa paghawak ng mga tax cases. Ako po yun at isosoli ko o ibibigay ko sa inyo ng mga nakikinig at nanonood sa akin. So, meron kayong 50,000 per 2LA monthly. So, sa loob ng isang buwan, ikikita kayo ng 100,000. Posing, yung 100,000 sa isang minimum wage earner, eh isang taong kita na yon. Samantalang ikaw, sa loob ng isang buwan, kaya mong kitain. Magsipag ka lang. Magbasa, mag-aral, at mag-social media. Total, ginagawa mo na yung social media 2 oras o mahigit pa sa loob ng isang araw. Bakit hindi mo gamitin sa pagbi-business? Ano yung business mo? Tax specialista. Wala kang inventory na aalalahanin kasi ang inventory nasa utak mo. Wala kang babayarang rent. Because ang bahay mo, yun na yung opisina mo. Magparehistro ka lang sa BIR. Tuturuan kita paano mag-start ng franchise natin. So, kung sa loob ng isang taon ay makaka 100,000 ka at ang isang taon ay mayroong 12 buwan, eh, meron kang 1.2 million na kita. Sir, maligayang buong pamilya mo kung kumikita ka ng 1 million isang taon. Anong gagawin mo? Eh, humawa ka ng tax cases. So, kung ayaw mo magpa-handle sa akin, ayan ho yung mga librong pinamimigay ko, no? Nag-a-appear sa inyong screen, humingi ho kayo ng PDF. Wala hong babayaran. Okay? Ayan lang ho. Ay, eto. Wala. Eto pala. Eto, yung aking email account, padala ho kayo ng request para mapadala kayo ng PDF. At para ho dun sa mga nangangailangan pa ng iba pang impormasyon tungkol ho dito sa ating pinag-uusapang franchise, eh pwede nyo hong kontakin yung number na nakikita nyo dyan sa ating screen. Of course, meron ho tayong kontrata at meron ho tayong mga obligations and rights na dapat nating establish between ourselves. With that, mga ka-taxpayer, kung mahal, huwag ninyong kakalimutan yung pagla-like ng video to. At huwag ninyong kakalimutan na i-share na rin kung meron ho kayong pagkakataon sa mga nangangailangan ng negosyo. So with that, peace and happiness be with you for life. See you later.